años na tayo. 15 años na tayo. Dalaga na. Partner! Partner! Kinikilig ka. Ano ba? Bakit? Di, bawal kiligin pag ex mo na. Di ba dapat naka-move on na? Okay na? Hindi na dapat nakakaramdam okay, ng anything? So, kalma ka lang. Wala, wala kalma, talaga. Hindi ka kalma. Na-apektado. Hindi. Okay, okay. That's pero, good. Kabog ng dibdib, ano? May pogi kaming bisita na kung mga kabisyo kanina pa namin binabanggit sa aming unang tambalan na segment ni Chris Chopper na sobrang excited kami to the maximum level dahil sapagkat because ngayong araw na ito, bisita namin si Cesar Montano! Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Hello! Chris Chopper, good morning. Nicole, good morning. Hello, Buboy. Idol, good morning. And of course, syempre, Raumel. Hi, Raumel. Nicole, good morning. Good morning. Welcome to Love Radio. Welcome to MBC. Welcome back. Thank you. It's an honor to be here. Correcta. Yes. Nakakatuwa. Anong meron? Kwentuhan nyo naman kami. Bakit kayo nandito? Bakit kayo biglang napabisita? Bukod sa gusto mong balikan natin yung nakaraan natin. Charot! Anong meron? What's up? Meron kasi kaming bagong awit o kanta na alay para sa ating mga modernong bayani. Wow! Yes, ang, ating, yes. Ang ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Anong-anong alay natin sa kanila ngayon, Idol? Yung actually, isa Christmas song. Pero okay. Ito yung tipong Christmas song na pwede naman kantahin talaga whole all year round. Round. Okay. Year round. So, ang title niya is Limandaang Tulog. Sino ang sumulat? Si Dennis Garcia, kapatid ni Rene ng Hotdog. Okay. Okay. And then? Napakaganda ng kanta eh. Yung binigay sa akin, wow, sabi nga. Ako daw, kaya nga it's an honor para po kantahin to na mismong ginawa po ni Dennis. Oh naman, pero bakit limandaang tulog? Ano yung ibig sabihin? Oh. Alam mo bro, Chris, yun yung tanong ko, bakit limandaan? Oh, parang bitin yun sa 2 years. Correct. Diba? Oh. 730 yung 2 years oh. Bakit lima? Nung tinanong ko, parang ano pala to, kasi sinasabi nila sa sarili na to na wala nang 2 years ang pagtatagal ko rito at mababalikan ko na yung mga bagay sa buhay. Hindi na ganun kasakit, correct. Kabigat. Limandaang tulog na lang tama, to. Tama, makikita ulit tayo dyan. Oo nga naman. At ang struggle ng mga OFW ay talagang matindi. Hindi grabe talaga madali. Grabe yung sacrifice nila. The struggle is real. Tama, totoo yan. Hindi biro po mga kaibigan na madalas natin pinag-uusapan sa radio na talagang hindi biro yung magtrabaho ka abroad na mapalayo ka talaga sa pamilya mo. Lalo na yung mga seaman, isan buwan nasa dagat lang sila. Wala silang hirap nun. Lupang nakikita. Puro tubig lang. Diba, isipin mo yun, mababaliw-baliw ka na, puro tubig ang makikita mo. Tapos, yung mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas, ginagastos, nilulustay lang yung perang pinapadala mo. Diba? Pagdating mo, hindi nakagraduate, ang nalukot, hindi pala pumapasok sa eskwelahan. E di ba, pag tubig ka na pa, pag napapalibutan ka ng tubig, nakaka-emote pa yun. Totoo. Malungkot ka na nga, tas tubig pa yung nakikita mo, lalong nadadagdagan yung kalungkutan mo. Tama. Tapos, yung mga anak mo, no, dito sa Pilipinas. Makakaalala, tatawag, Dad. Oo. Padala ka naman, pamili ko ng bagong rubber shoes, oh. Corrected by Odi naman kaya pangarap maging security guard na una pa sa security guard pumasok sa mall. Pampira. Hindi madali. Talaga nga. Nandiyan talaga yung struggle. Kaya they deserve this song. Right. They deserve to be appreciated. And perfect kasi Pasko din eh. Mas extra emotional ang mga OFW kapag Christmas. Kapag nga napag-uusapan namin ni Chris Chopper sa ere, ayaw ng mga OFW pag-uusapan yung Pasko kasi mas ramdam nila na yung pera nila sa Pilipinas na yung pera nila galing ibang bansa nakarating ng Pilipinas. Sina-Skype lang sila, 'di ba? Yung handa natitingnan lang nila at hindi nila nakakain. Good thing we have Cesar Montano and of course Romel kasi 'di ba normally pag gumagawa ang composer o ang isang singer ng kanta, inaalay lang sa shota, sa girlfriend kadalasan ganun eh. Pero bibihira yung gumagawa para sa OFW. Totoo 'yun, totoo. 'Di ba? So mamaya excited tayo mapakinggan ng live. Correct ka. Oh, 'di ba? Pakakantahin natin na si Boy, napaka-ampugi mo, no? Grabe yung mata. Akala ko ba naka-move on ka na? Hindi. Naka baka bumalik na naman yung damdamin ko. Alam mo, dapat nag-shades ka kasi yung mata mo talaga nanguhusap. Ako, natutunaw si Nicole sa'yo. Oo nga eh.
bawal ma-fall. Charot, no, di ba? So, sa lahat ng mga kabisyo natin na napapakinggan tayo ngayon sa Love Radio, kailangan po dire-diretso na po kayo sa ating Love Radio Manila Facebook page dahil kami po ay napapanood ninyo ngayon at sa ating Love Radio PH na app. Kasama nyo pa rin yung paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala kung yaman ang turing mo sa iyong mukha. Halika, i-vow natin sa lupa. Now na!